Kamusta ka May Sports, LeBron James, Russell Westbrook at Avery Bradley? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, kaya naman tara at ating alamin. Napabalita na nga na nagkaroon nga ng tensyon sa pagitan ni LeBron James at ang Los Angeles Lakers organization dahil sa nangyayari ngayon sa kanilang koponan. Ayon pa nga kay LeBron James, kapag nga ito ay hindi naayos ng Los Angeles Lakers, ay out na siya. Kaya naman may inilabas niyang rumors ang NBA Analysis Network sa potential blockbuster trade na maaaring gawin ng Los Angeles Lakers para kay LeBron James. Sa trade niya na ito ay makukuha ng Warriors si LeBron James, samantalang makukuha naman ng Lakers sina Andrew Wiggins, James Wiseman, Moses Moody at mga multiple round picks. Paalala lamang mga Kamay Sports na ito nga ay isang rumors pa lamang na maaari mangyari at maaari ding hindi. Subalit para nga sa akin, kapag nangyari ito ay parehas na makikinabang ang magkabilang koponan. Ikaw Kamay Sports, sang ayon ka ba dito? Mag-comment lang. Bago nga tayo magpatuloy sa sumunod na balita, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Maraming salamat po. Ang Los Angeles Lakers nga ay namumroblema dahil ang isa sa kanilang superstar na si Anthony Davis ay mawawala na naman ng napakatagal sa kanilang lineup dahil nga sa injury na tamu nito noong laban nila kontra sa Utah Jazz. Subalit nagsalita na nga si Russell Westbrook patungkol dito, at ayon nga sa kanya, pagkatapos nga daw ng kanilang practice game ay nanood nga daw sila ng nakaraang laban nila nang wala si Anthony Davis. Ayon pa nga dito ay mayroon daw silang gagawin na beneficial sa kanilang pag-move forward. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment na. Sa huling balita naman tayo na kung saan ang Los Angeles Lakers nga ay naglabas na ng balita patungkol sa status na kanilang mga manlalaro sa magaganap na laban nila bukas kontra sa Los Angeles Clippers. Si Avery Bradley nga ay out na para bukas dahil sa kanyang knee injury, habang si Kendrick Nunn naman ay nagsisimula na sa kanyang ramp up progress, subalit ito nga ay hindi pa rin makakapaglaro para bukas. Samantalang si Anthony Davis naman ay out pa rin dahil sa kanyang injury. Si Carmelo Anthony naman ay probable ang kanyang status para bukas, ibig sabihin lamang ay pwede ito makapaglaro. Ito nga ay masamang balita para sa Lakers dahil nga ang isa sa mga inaasahan nila na si Avery Bradley ay hindi makakapaglaro para sa kanilang laban bukas. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment ka na at huwag mo na din kalimutan na mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po! Into the paint, high lob, and the finish by AD.